bago natin pagpatuloy, intro muna, pasok. Allison Rack TV. Dito sa channel ko, may laban ka. Ba, magandang araw sa inyo lahat mga katropa, muli welcome po sa aking YouTube channel. Sa ngayon, pagpapatuloy natin yung ginagawa nating programa sa pagkukonditioning at paghanda ng panglaban natin. Ang sa araw na ito, ang aking ibabahagi sa inyo 3D pointing preparation. So, ito na yung final na preparation natin, 3D at 2D na yung ibabahagi ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. So, ito po base po sa aking karanasan bilang isang backyard handler. Ang ginagawa ko po ay sinusunod ko po yung tamang proseso ayon sa aking karanasan, at yun po ay aking nagawa na ng dekada na po yung nakalip mula nung tayo ay natutong mag-alaga ng manok panabong. At syempre, wag nating walain yun dahil yun po ay pinaka-importante. At pasalamat din po kayo na kayong mga bagong nagmamanok, o maski yung matagal na nagmamanok na hindi nila alam kung ano yung paraan natin, bakit yung mga panlaban natin ay talagang masasabi nating lumalaban. So bagamat hindi natin masasabi na tayo ay manalo sa laban, ngunit ay binigay naman natin yung gusto at kailangan ng ating mga manok panabong. At minsan tayo ay marami rin panalo dahil sa ating kaalaman. Kaya nga po, napakaswerte nyo po na mayroon akong binahagi sa inyo na isang tinatagong diskarte na mga handler. So ayan, ito papakita ko sa inyo kung paano ako maghanda ng manok panlaban. Ngayon po, diretso na tayo sa second days before fight. So bukas na po ang laban ito. Ang ginagawa ko po nito, mula kahapon, every 4 hours po ako nagda-drop ng manok. Pinapasok ko yung manok alas 8 ng umaga. Ilalabas ko naman alas 12 ng tanghali. Tapos naman ilalabas ko naman sila alas 4 ng hapon. Binabalik ko sa kanilang cord area. Kapag ka, ito lang iwasan nyo, kapag ka maulan po, huwag nyo po silang ilabas dun sa kanilang talian. So para sa akin din po, pagka tuwing hapon binabalik ko talaga sila sa kanilang dapuan. Kung saan sila dumadapo, doon ko pa rin sila nilalagay, at kinukuha ko po sila alas 8 ng gabi para ilagay doon sa kulungan, para naman nang sa ganun ang kanilang mentality o kanilang masasabi natin kanilang gusto, at yun ay ating sinusunod dahil nakakatulog din sila kapag ka ang pagpapasanay po natin mula dun sa dalawang araw na yun. Masasabi ko pagdating ng tatlong araw o dalawang araw o kinabukasan ay fight, siguradong makatulog sila ng mahimbing. Dahil nga po sa unang araw pa lang ay ginawa na natin ng ganung procedure, at hindi po sila nakababad sa kulungan. Dahil kapag ka nakababad din sa kulungan, ibig sabihin pag wala ng moisture yung manok nyo, magda-dry na yung balahibo. Kaya makikita nyo rin ang nilalaban ko ay mamakita ang balahibo, gawa nga po na yung sa yung moisture nila ay kanilang inalalabas, at hindi rin naubusan talaga ng moisture yung masasabi kong katamtaman lang po ang moisture na kailangan ko sa manok. Tulad ng ngayon, tulad ng pagpapainom natin sa mga manok. So yung pointing, isishare ko rin sa inyo kung
yung pointing water pick ang ginagamit ko rito 3 days before fight, at kung ano yung pagkain na o ilang porsyento na po ng kanilang pagkain ang aking inihalo sa kanilang kainan. Kaya ito ibabahagi ko sa inyo kung ano yung paano sila magpoint, paano ako magpoint ng tubig. Okay, lalagay muna natin sila. Kailangan ito may mating tayo. Yan, tapos scorpion, lagay natin sila rito para hindi sila makatuka o makapagkahig diyan sa paligid nila. So papakita ko sa inyo. Yan. Hintayin natin sila nag-drop. Kanina nag-drop na po 'yan. So nung inangat ko, yan, hintayin natin sila kung mag-drop ulit. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung paano natin i-mix ang lang inumin. So ito, clean water. Tapos lalagyan natin ng ito yung gamit natin, dextrose powder. Yan po. Titimpla tayo ng konti. So ito, kutsarita ng ito, jadalibito eh. Yan, lagay natin isang kutsarita niyan. Dextrose powder po, wala pong problema yan kung madamihan nyo. Tapos haluan natin ng yan, electrogen. So sa electrogen kasi may dextrose na yon. Ito electrogen, so wala tong dextrose. So kailangan natin lagyan ng dextrose, at alam naman natin yung dextrose powder na yan ay napakalaking tulong para sa anti-dehydrate. Tapos po ang ginagamit natin kahapon, yung 3 days ng sa hapon, ito yung pang-inji ko talaga. Hindi na ako gumagamit ng ibang injectable pa mula noon. So kaya nasubukan ko na, kaya ito pandiin talaga. So mabibili nyo lang to sa mga agribet, at kailangan mo rin talaga malaman na yung gamot na ginagamit nyo po, yung pang-pointing o yung pang-conditioning, depende lang din sa inyo yan. Pero para sa akin po, sinasanay ko po muna yung mga manok kung ano yung gamot na ginagamit ko, para naman hindi sila manibago pagdating ng 3 days before fight o yung pointing days nyo. Kasi pointing days na yan, napaka-importante po niyan. Tapos ginagamitan ko pa rin siya ng red cell. So yun, para sa iron. Alam naman natin kung saan ginagamit ito. At lalo na pag maulan ang panahon, ito talaga pinaka ginagamit ko para mag-init yung manok natin. Tapos sa umaga, ang hinahalo ko talaga ang ito yung crackcorn. So mas maganda nito yung large. Wala tayong nabiling large. Ito lang medium. Tapos sa araw na to, pag 3 days po, kailangan po 50-50 yung pellets. Wala na po kayong greens na ihalo doon, dahil yun yung tinatawag nating carbo-loading. So 3 days before fight, so kailangan natin ng crackcorn, o 7 days adjustment yun eh. 7 to 5 kailangan magdagdag, dagdag ng crackcorn, hanggang kinabukasan nito ay purong crackcorn. So ngayon nasa 75% po tayo ng crackcorn. Ibig sabihin po, maliit na lang porsyento, 1/4 na porsyento na lang po yung pellets na ginagamit natin. Wala na po siyang ginagamit natin ng mga concentrate o ibang grains na hinalo. So yun na yung pinaka ano niya, carbo loading niya, kasi nag-iipon tayo ng lakas kaya nagkaroon tayo ng carbo load. Tapos siyempre yung reload natin, ito yung ginagamit natin na pang anti-stress. Mamayang hapon papatakan natin sila ng 5 drops, tapos kinabukasan uli bago natin dalhin sa sabungan, at pag bago natin tarian, maglagay pa rin tayo ng 5 drops para mawala talaga yung stress nila, yung relax na relax, para makita nyo ang epekto ng mga gamot na to na ginagamit ko. Talagang may impact, dahil ang balik talaga nito sa mga nakasubok na, at nasubukan ko na rin at nabigyan ko ng idea, napakadali lang po talaga pumatay ng ating mga panlaban kapag ka na point na natin ang tama. Tapos ang aking mga tablets, ito B50 pa rin, anti-stress pa rin sila. So kailangan natin talaga maraming anti-stress na ginagamit natin. Kung pwede, mayroon tayong dito sa ito pa rin, dextrose powder. So kailangan may enhancer tayo, so energy enhancer.
So kailangan natin to. Ito wala namang ganong epekto ito dahil multivitamins lang din po. Tapos pang anti-stress talaga yung focus nito. So hindi po magiging overdose kung talagang manok nyo ay marami kayong tinatawag natin na yung pang anti-stress. Tapos syempre kailangan natin ng B12. So mamayang hapon po pagsabayin natin tong dalawang dalawa at mayroon tayong dinagdag para sa kanyang oxygen. Yung tinatawag natin sa Boltflex KQ para sa heart, ng yung purpose nito para yung pump. So alam naman ng napagdaanan naman natin sa seminar. Kaya nga po ito ginagamit ko 2 days before fight umaga kasi syempre medyo may ano rin tayo. Yun lang tayo. Kung may budget naman kayo, depende sa inyo kung pwede gamitin nyo araw-araw ba o depende doon sa pinaka ano niya, pinaka recommendation niya para hindi mag-overdose ang manok ninyo. Pero sa akin po, ginagamit ko 3 beses lang. Pag fight day, 2 days before fight, dalawa, isa sa umaga bago pagkatapos kumain bago natin ipasok sa ating kulungan. Tapos hapon sabay natin tong tatlo para kung hindi man siya matunawan ay mayroong suplemento na magtutunaw doon kasi ito maganda rin panunaw to. Tapos kinabukasan din fight day sa umaga after nilang kumain painumin nyo tapos magpakain lang po kayo 20 grams yung purong cracker. Kung mas maganda nito kung inyong nilaga para madaling matunaw, tansahin nyo po yung laban ninyo. Kung kailangan ang laban ninyo matunaw na yung pagkain bago nyo inilaban dahil ang preparation natin ay para sa ulutan po. So maski sa derby ganun din, depende sa oras na kanyang inilalaban. Paggabi, so mahabang oras yun, so walang problema dun. At ito, painumin mo muna natin kung yung water pick natin. Yan. 7 lang po. 7 dips in the afternoon. Yan, 7 tuka, tingnan nyo po. Count pick. 2. 3. Apat, lima, anim, pito. Okay. 7 dips. Ayan. Only. So pito lang po ang kailangan natin na pito lang po ang kailangan natin sa tanghali. Sa umaga po 15 dips. 15 dips so, in the morning. Tapos mamayang hapon 17 dips. 17 dips. 3 days nung kahapon 15 17. Ngayon 15 17. Kasi tapos kinabukasan 3 dips lang po. Fight day, 3 dips lang po. Tandaan niyo po 'yon. 3 dips lang po talaga ang kailangan natin. At ang paghilamos naman, papakita ko sa inyo kung paano maghilamos ng manok na para hindi maraming moisture. So ganito lang po. Yan, kukunin natin sila. Yan. Ganito lang po paghilamos ng manok. Kailangan po mukha lang. Dumpings. Pag fight day po, ganito ang paghilamos ng manok. Yung fight day, yung bago mo ilaban siya, kailangan paghilamos mo. Iduol kami na. Dito lang. Ito lang. Paghilamos mo. Kailangan po, hindi matakpan, hindi magkaroon ng tubig, yung mga balahibo nito pag fight day. Tapos, ayan. 3 beses natin hilamusan. Yan, ganyan lang po. Para
yung moisture hindi makapasok dito, kasi yun yung importante, na hindi natin iniwasan natin magkaroon ng moisture. Nagkakaroon, nag point ka na nga ng tubig, nagbawas ka nga ng tubig, ngunit naglagay ka naman ng moisture, iniwasan mo magumulan, maambunan, ngunit nilagyan mo siya ng para maraming moisture. So yun yung nangyari sa akin noon, na ganun yung sistema. Kaya pala napakatagal pumatay ng manok. Napatay ako, napakabilis lang siguro, mga 40 seconds. Yun lang yung pinakamabilis ko noon, 45 seconds. Pero ngayon, talagang nung nasubukan ko nito, umabot na tayo doon ng mga 16. So yun yung guan. Dito, walang problema sa binti ng manok. Wag lang doon sa hita. So sa binti, yan po. Yan, kailangan, wala po talagang ito, malinis talaga yung paan ng manok. Wala yung maipot, kasi kapag may nakadikit dyan, syempre mainit yan sa paa nila. So parang para sa atin, kung tayo makaapak man ng hindi tayo mapakali. Tapos yung puwitan, pwede natin damihan sa puwitan, kasi nga po ang sa puwitan kasi nilalabas ito, dito lumalabas yung init pati yung paa. So ibig sabihin, hindi sila nang humihigop, dahil yun yung tumutulak. Tapos balik natin sa glit. Ito, iwasan nyo talaga na balahibo mano. Pwede dito sa dulo, huwag nyo lang basain, ganyan lang. Para hindi, kung dito kasi mag-standby yung tubig, ganyan lang. So kailangan talaga lagay natin sa mating. So hanggang dito na lang po. Good luck sa pipe nila. Para sa hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. At maraming salamat nga po pala dun sa mga nanonood sa atin, sa mga sumusuporta sa atin, at patuloy pang sumusuporta din sa atin. At yung isang views natin na isang content ko, yung aking manok na yung talisayin ko po. Yun yung pinakamaraming nag-comment sa akin, pinakamaraming nag-views. Umabot na po tayo ng 43,000. Maraming salamat po sa inyong suporta. At doon naman sa mga gusto pong nag-comment doon, nanonood din sa akin ngayon, yung mga sumusuporta. Talagang masasabi ko po muna na pasensya po, at wala po tayong maibigay sa inyo ng mga lahi noon. Bagamat ang akin lang, kung magsusubaybay kayo rito, ayaw ko rin naman kayong dayain. So ang kailangan na natin dito ay yung totoo, dahil tayo ay totoong sabungero, totoong nagmamanok, at totoong kaibigan. Kaya dito sa channel ko, ito yung sinasabi ko, may laban ka. Yeah. You already know. We roll.